Sino yun? Di ko nga kilalang tinutukoy ninyo. Nauutal pang tura nito. Siya ay ang anak ni Miss Heisty Marasigan. Nang banggitin ang pangalan ko, lahat ng tao sa kwartong yon ang tingin ay nasa akin. Galit lamang ako nakatingin kay Jane. Yumuko at muling nag-angat ng tingin sa mga pulis. Wala kayong ebidensya na ginawa ko yon. Nanginginig pa ang salita nito. Kamiling ako at tumayo. We have. Hindi man kita kung paano ako nagpagulong-gulong sa ibaba ng hagdan, pero kitang-kita ang pagtulak mo sa akin ng gabing yon. Nagtatangi sa salita ko. Napaupo tong muli sa upuan. Umiiyak to na kala mo sing-sisi sa nagawa, pero wala na magagawa to dahil nangyari na. Namatay na ang anak ko. Hindi na may babalik ng mga iyak at sising nararamdaman niya ang anak ko. Inareso siya ng mga pulis. Habang palabas sila ng mga pulis, nagkatinginan pa kami ni Jane. Umiiyak tong tinitigan ako. Walang emosyon ko lang siyang tinignan. Nang tuluyan sila nakalabas ng silid, tumayo si Tadeos na sinundan ko. Before I end this meeting, I would like to introduce to all of you that we are now having a president, and that is Heisty Marasigan. Pumalakpak to at sundan pa ng mga tuwa ng VMC habang matimis ang ngiti ng mga to. Gulat na titiglang binigay sa akin ng mga DPE. Nilitian ko sila at sumulyap kay Asher na hindi naman makapaniwala. So the meeting ends here. Salitang muli ni Tadeos. Inalalay niya ako maglakad palabas ng kwartong yon. Habang palabas kami, naaninag ko pang nagmamadaling tumayo at sumunod sa amin si Asher. Heisty, wait! Nasa labas kami nang tawagin ako nito. Walang ganang nilingon ko to. Nasa likod niya ang mga DPE at nakatingin sila sa akin. What do you want? Tanong ko. Paano nangyari yon? Tanong nito. Intayin. Natigil ako sa pagsasalita na may biglang batang yumakap sa binti ko. Nalaki ang mga mata kong napatingin dito. Mommy? Tawag nito sa akin habang napakatamis ng pagkakangiting nakatingin sa akin. Nalingon akong bigla kay Asher. Nanlaki ang mata nitong nakatingin sa batang kamukhang kamukha niya. Lumingon ako kay Tadeos. Alam na ang ibig sabihin nun. Agad niyang binuhat si Adrian. Inawakan ako sa braso. Dali niya akong hinila papuntang elevator, pero bago pa kami makapasok ay may humawak na sa kabilang braso ko. Napahinto kami sa paglakad at nilingon to. What's the meaning of this? Gulat pa rin tanong nito. Titig na titig to sa akin at maya-maya pa ililingon at tititig kay Adrian. Who is he? Tanong muli nito. What do you care? Matapang pang sagot ko. Kamukhang kamukha ko siya. Salitang muli nito. Akmang hahawakan niyang anak ko nang hinarangan ko siya. Don't you dare touch him. Galit na pasigaw na banta ko pa dito. Dada, mommy is mad. Pirit pang salita nito at paiyak na siya. Ang galit na nararamdaman ko'y biglang naglaho. Nilingon ng anak ko. I am not, baby. Let's go. Salita ko, tinila ko papasok sila ng elevator na makita kong magbukas ito. Nakahinga ako nung maayos. Sorry po, ma'am. Napalingon ako sa nagsalita. Andyan ka pala, yaya? Bumuntong hininga ko. It's okay, hindi mo naman alam ang nangyayari eh. Turan ko. Muling humingi ito ng paumanhin, pero hindi ko na siya pinansin. Napalingon ako kila Tadeos at sa anak ko. Nakangiti itong nakatingin sa akin. Ang pag-aalala ko sa kanya ay naglaho. Nang makalabas kami sa elevator, dali-dali kaming pumasok ng office nito at agad yung lilock. Niyakap at kinarga ko ang anak ko ng sobrang higpit. I miss you, baby. Turan ko. Humagik ito nang halik-halikan ko siya sa pisngi, kaya naman napangiti ako. How's your flight? Sabay tingin ko dito, tumawat at niyakap ako ng mahigpit. Uwi na tayo? Salita ko kay Tadeos. Agad tong tumango. Nasa parking lot kami, nabutan kami naghihintay doon si Asher. Is he my son? Ano bang pakialam mo? Tanong ko. I wanna know. I deserve to know. Salita nito habang muling titig na titig kay Adrian. No, hindi mo siya anak. Salita ko at mabilis sinila ko silang papunta ng sasakyan namin. Sinakay ko sa front seat si Tadeos at nangyayon naman ito sumakay sa likod. Mabilis kong tinungo ang driver seat at tatataranta. Pinandar to palayo sa lugar na yon. Heisley's POV. Unti-unti kong minulat ang mga mata ko na dahil sa sobrang liwanag. Unang mulat ko ng mata, malabo at blur na nasa paligid. Nakarinig ako ng ingay sa paligid ko. Boses nila Cooper. Tulad ng dati, napakaingay nito. Biglang sumagi sa isip ko nangyari kanina sa bahay. Ang mga dugo at masakit kong siya nang bumalik sa aking isip. Ang paghingi na sorry ni Jade at ang pagdali-daling umalis. Agad ako nagmulat ng mata. Kinapa ang tiyan ko. Nang makapang malaki pa rin to, tandang andito pang baby sa tiyan ko, nakahinga ako ng maluwag. Pero agad ding nawala ang pagiging kampante ko dahil napansin kong medyo lumiit to. Ano nangyari sa tiyan ko? Tanong ko. Lumingon ako kila Cooper.
Kasama niya sila Tadeus, Jacob, Tristan at may isa pa silang kasama. Tingin ko yung doktor. Bakit malit ang tiyan ko kumpara noon? Ano nangyari? Nag-umpisa na ako magwala. May kung ano sa isip ko na nagsasabing may mali. Your baby boy is safe now, but I'm sorry to say this. Di namin nailigtas ang kakambal niyang babae. Tila nabingi ako sa kanyang sinabi. Marami pa itong sinabi pero wala na akong maintindihan pa. Wala nang pumapasok sa isipan ko kundi ang sinabi lang ng doktor. Paulit-ulit ko itong narinig sa utak ko hanggang sumakit ang tenga ko. Nararamdaman kong may yumakap sa akin. May sinasabi ito pero hindi ko maintindihan. Patuloy na nag-uulit-ulit sa utak ko ang sinabi ng doktor. Iritang-irita na ako pero patuloy pa rin siya sa pagsasalita. Tama na. Tama na sabi. Muling sigaw ko. Pinapatigil ko ito pero ayaw niya makinig sa akin. Paulit-ulit at nakakabingi. Please, tigilan mo na ako. Pasigaw pang bulong ko. Oh my God, ano nangyayari sa kanya? Tanong ni Cooper. Tumingin ako sa kanya, tinawakan ko siya sa kamay niya. Tulungan mo ako, Cooper. Paulit-ulit siya eh. Ayaw niyang tumingil sa pagsalita. Cooper, naiiritan ako sa kanya. This is normal for those women na nakaranas tulad na nangyari sa kanya. But this is really bad. Pero itong umuwi sa pagkabaliw kung dito maagapan. Dinig ko sa doktor pero wala ko naintindihan. Kambal ang anak ko, Doc? Tanong ko. Yes, pero isa na lang siya ngayon. Diretsang salita nito. Ano pong ibig ni sabihin ninyong sabihin? Naraglag yung isa? Tumango ito. Wala akong magawa kundi umiyak ng umiyak. Hinimas ang tiyan ko ng paulit-ulit. Mga anak ko, konting buwan na lang magkakasama ko na kayo. Excited na ako makasama kayo. Your baby boy is safe now. But I'm sorry to say this, hindi namin iligtas ang kakambal niyang babae. Paulit-ulit na lamang ang salitang ito sa isipan ko, ngunit tulad kanina, galit na siya habang binubulong sa akin. Ayan na naman siya, sigaw ko. Lumingon ako sa magkabilang gilid ko, ngunit di ko siya makita. Tigilan mo na ako, parang awa mo na. Pigil ko dito. Umiyak kong hinawakan ang magkabilang ulo ko at sinabunutan to. Oh my gosh, Heisley, stop it! Huwag mong sasaktan ang sarili mo. Hinawakan niya magkabilang kamay ko. Pirit inalas ang pagkakahawak ito sa ulo ko. Bitiwan mo ako. Tinula ko si Cooper na naging dahilan para tumalsik ito sa sahig. Tilingnan ko siya ng masama. Huwag kang lalapit. Hinawakan ko ang tiyan ko para maprotektahan ang kambal na sa tiyan ko. Papatayin mo mga anak ko. Huwag kang lalapit sa akin. Lumingon ako kila Tadeus at nagmamadali akong yumakap sa kanya. Sinaktan niya ako. Papatayin niya mga anak ko. Tulungan mo ako. Ayoko mawala mga anak ko. Sinabing huwag kang lalapit sa akin eh. Porket ano? Porket malabo magkaanak ka? Anak ko ang papatayin mo? Ang sama-sama mo. Sigaw ko rito at dinuro-duro ko pa siya. Lumapit kay Cooper si Tristan. Pinigilan nito na nagtangkang muling lapitan ako. Niyakap niya si Cooper. Wala ito nagawa kundi umiyak. Hinimas kong tiyan ko at kinausap ang dalawang anak ko. Kapit lang kayong dalawa ha? Huwag kayong bibitaw. May babae kasing nainggit kasi hindi niya kaya magbuntis eh. Huwag kayong mag-alala po, protektahan kayo ni mommy. Usal ko dito habang nakangiting hinihimas ang tiyan ko. Natigil ang paghaplos ko rito nang biglang hawakan ni Tadeus ang magkabilang balikat ko at tumingin ako dito sa mga mata niya. Bumantong hiningatan ng malalim. Heisley, wala ng anak mong babae. Ha? Paano? Nalabas ko na ba siya? Inosenteng tanong ko. Umiling to. Wala na siya. Nakunan ka. At hindi si Cooper ang gumawa nun sa'yo kundi si Jade. Muling nagulit-ulit sa isip ko ang sinabi ni Tadeus. Palabas ito at biglang hinina. Aalis agad sa isip ko pero agad ding babalik. Napatingin ako na masama kay Tadeus. Pinalo siya ng malakas sa dibdib. Magkasabot kayo no? Tinuro ko si Cooper. Kayong dalawa may bala kayong patay ng mga anak ko? Umatras ako para makalayo sa kanila. Bawat atras pinipilit niyang lumapit sa akin. Takot at takot ako nakatingin sa kanila habang inihimas ang tiyan ko nang may mapansin akong kakaiba dito. Bakit ganun, Doc? Lumit ang tiyan ko. Ano kong nangyari? Umiling ito at bumalong kay Tadeus. Sagutin mo. Ano ba? Umalis kayo sa isip ko. Sigaw kong muli mabalik sa isip ko ang boses at mga salitang sinabi ni Tadeus. Napaupo ko sa kama. Humawak sa magkabilang ulo ko. Sinabunutan ito at pilit na muling maalisin ang bumubulong sa isipan ko pero ayaw niyang umalis. Nang hampasin ko to sa pader, biglang may humawak sa magkabilang braso ko. Pumapalag ako pero hindi ko sila makaya. Masyado silang malakas kumpara sa akin. Bitawan niyo ako, huwag niyong sasaktan ng mga anak ko. Oo, Heisley. Di namin sila sasaktan, okay? Calm down. Mapipilitan kaming turukan ka ng pampakalma. Umiling ako. Bitawan niyo ako, lumayo kayo sa akin.
Lumingon ako kay Tadeus na ngay awang-awang nakatingin sa akin. Tadeus, tulungan mo ko. Sasaktan nila mga anak ko, please tulungan mo ko. Nagwawalang hingi ko ng tulong, pero hindi niya ako tinulungan. Napatingin siya sa akin, alam kong walang magawa. Wake up, Heisley! Wake up! Napaupo ako sa pagkakahiga ko na mapanaginipan ko ang nangyari 2 years and 3 months ago. Napaluha akong muli. Hanggang ngayon, bumabalik ang alaalang paghihirap ko nung nabaliw ako. Oo, nang malaman kong namatay ang isang anak ko, si Angelina, nabaliw ako. Madalang ako makausap ng matino. Madalas nagwawala ako. Takot na takot na may lumalapit sa aking babae at lalaki dahil pakiramdam ko. Pag lumalapit sila, sasaktan at papatay nila mga anak ko. Tanging si Tadeus ang nakakausap sa akin ng maayos. Kaya kapag nakakapag-usap sila ng maayos, sinasamantan nilang pagkakatang yon. Para tanong sa akin ang nangyari sa gabi na yon. Nang manak ako, doon ako naging maayos, pero ito yung pinapakita sa akin ng mukha nila Asher at Shade. Doon ako nawawala sa katinoan. Minsan pang munti kong masaktan si Adrian nung, ikaw, 5-6 months niya. Iyak kasi ito ng iyak, dahil hindi ko siya mapatahimik. Mabuti dumating si Tadeus at nang buhati niyang anak ko, mabilis tong tumahimik. Nang araw na yon, mas ninais kong gumaling. Nang mag-isang taon ng anak ko, doon na ako tuluyang gumaling. Doon ko naalala lahat na nangyari. Di tulad noon tuwing babanggitin ang nangyari ng gabi na yon. Nagwawala ako pero noon iba na. Mas matino na ako at nabuhay ang matinding galit sa dibdib ko. Kumuha kami ng ebidensya sa nangyari ng gabi yon. Noong unang 2 buwang pagbubuntis pa ako, bumili ako ng CCTV na nakakabit sa base. Pinuwesto ko sa sala. Kaya nang i-check namin to, dun kong nandun pa rin. Nang minsan bigyan ng out of town ni Tadeo sa Jade at Asher, laking tuwa namin nung kitang-kita sa video na yon ang nangyari ng gabi yon. Kitang-kita sa video kung paanong niyakap kong tiyan ko habang gumugulong, ang pagbagsak sa sahig, ang pilit kong pagdayat ang pagtulak sa akin ni Jade para mapaupong muli na nagdulot sa pagkawala ng baby ko. Kailan ko magpagamot muli dahil matapos ko mapanood yon? Muling nagbabalikan ang bumulong sa isipan ko, kaya kailan ko ulit magpagamot para mawala ng tuluyan ng mga to. Ilang buwan lang iniintay namin na tuluyan na akong gumaling. Muling ipinanood sa akin ang video, wala na naging epekto sa akin yon. Pinabinyagan namin si Adrian sa ibang bansa, doon kaming dalawa naglagi. Binibisita lang kami nila Tadeo sa chopper. 1 week ago, doon ako umuwi at nagpakita sa parents ko. Tinago namin sa buhay ko maging anak ko. Tayong sila mom, dad, Cooper lang ang nakakaalam. Na okay ako. Halos lahat ng kamag-anak ko ay alam nila na wala ako since that night. Nang bigla na lang akong nawala. Shh! Stop thinking about the past, Heisty. Bumalik ako sa realidad nang marinig kong boses si Tadeus. Humiwalay ako ng yakap niya at tumitig sa mga mata niya. Ganon din ang ginawa niya sa akin. Sorry, ayoko lamang mag-isip talaga kaso napanaginipan ko ulit eh. Do you want to take your medicines? Tanong nito. Ngumiting tumango ako. Yes, please. Tumayo ako at pumunta ng closet ko. Binuksan ang isang Jura box doon at kumuha ng gamot ko. Is he sleeping? I ask. He nodded. Mukha na pagod siya ng husto sa biyahe. Nagkwentuhan lang kami saglit tapos natulog na kagad siya. Tumango ako at ininom ang gamot ko. Tulad dati, inintay akong makatulog ni Tadeus. Masaya ako kung ano man na meron kami. Hindi kami. Sinusubukan niya pero hindi pa ako handa. Bastang alam ko lang ayoko muna. Willing naman siyang hintayin ako kaya kampante ako. Asher's POV. Nagtatangis ako nakatingin kay Jade na nakayoko at di makatingin sa akin. Shit, Jade. Anong ginawa mo ng gabing yon? Sigaw ko. Pinagtitinginan kami ng mga bilanggong kasama niya, maging ang mga polis na katingin sa akin. Wala akong sasabihin dahil wala akong ginawa. Nasa kondo ko ng gabing yon. Nakayokong sagot nito. That's bullshit. Meron silang ebidensya. Muling sigaw ko. Galit na tumingin to sa akin. Hindi ka man lang ba nag-isip na baka gawa-gawa nila yon? 2 years ago pa yon. Paano mangyayaring makukuha nila ang ganong ebidensya? Pwede nilang ginawa yon kaya inabot sila ng 2 years. Sigaw pa nito sa akin. Tira natauhan ako sa sinabi niya. Maaring tamang sinabi niya. Pwedeng ginawa lang nila iyon dahil lubos ang galit nila kay Jade. Ang ganda naman ang plano nila kung ganon. Darating ang lawyer mo maya-maya. Babalik ako at sisiguraduhin mong wala ka talagang ginawa noon. Dahil pagsisiyan mong minahal mo ko. Turan ko. Habang nasa biyahe pa uwi ng bahay namin, hindi mawala sa akin ang nangyari kahapon. Lalo na yung batang bigla lang yumakap sa binti ni Heisley. Kamukhang kamukha ko ito. Ang mga mata nito ay nakuha kay Heisty abang ang ugis ng mukha, ilong at labi ay sa akin. Malakas ang pakiramdam ko, yun ang anak ko. Pero ano yung eksena kahapon ng patay na raw ang anak ko? Angelina, what a beautiful name. Paniguradong kung buhay man siya ngayon mukha siyang prinsesa.
Nai-imagine ko tuloy, kamukha siya ng kanyang ina. Siya ang Reyna. Reyna ng mundo ko na sinayang ko noon. Muling sumagi ang mukha ng batang yumakap sa binti ni Heisley. Umiling ako, dahil kahit sang angulo man tingnan, malaking hawig nito sa akin. Mabilis kong niliko ang sasakyang gamit ko papuntang company ni Natadeus. Di ako sigurado kung nandun si Heisley, pero pinakilala niya itong bilang bagong presidente ng company niya. Periguradong nandun ngayon siya. Mabilis kong ipinark ang sasakyan ko. Dali ako mababa dito at kumalipas ang takbo papasok ng company. Hinarangan ako ng guard. Sir, may meeting po ba kayo? Umiling ako. I need to talk to Heisley Marasigan. Is she here? Tanong ko. Yes po sir, pero kung may appointment po kayo sa kanya, doon niya lang po siya makakausap. Appointment? She knows me. I am her husband. Nagtatakang tinitigan ako nito. Sir, kailangan niyo po magpa-appointment bago niyo siya makausap. Kung may nakaschedule po kayo ngayong araw, tsaka lamang po kayo hayaang pumasok. Tura nito. Napahilamas ako ng mukha bago galit na tumingin dito. Hindi mo ba nagigets ang sinasabi ko? I am her husband. So kahit wala akong natigil ang pagsasalita ko nang biglang may magsalita mala sa likuran. Agad ko tong nilingon. Ex-husband. Heisley? Lumapit ako dito ang tulalang tulala. Ang laki ng pinagbago niya. Ibang iba siya kumpara sa Heisley pinakasalan ko noon. Heisley na niloko ko. Do you need something, Mr. De Vera? Tanong nito. Yes. Can we talk privately? Lumingon to sa guard bago maling tumingin sa akin. Tumungot at naglakad, wala man lang ako nagawa kundi ang sumunod na lang sa paglalakad niya. Sumakay kami ng elevator. Pirindot niya ang 28th floor kung saan nandoon ang office ni Tadeus. Tahimik kaming nakatayo sa loob. Tuwing bubukas ang elevator, makikita kaming dalawa na mga naghihintay sa labas, hindi sila pumapasok. Yumuyuko lang silang lahat. Nang makarating kami sa floor na binuksan at bumungad sa akin, ang isang lamesang tingin ko ay lamesa ng sekretary ni Tadeus. May katabi pa tong lamesa na sa tingin ko ay para sa sekretary ni Heisley. Pumasok kami sa isang kwarto. Have a seat. Salita nito. Sinunod ko ang sinabi nito. Umupo ako sa mahabang sofa. Umupo ito sa sofa ang nasa sapat ko. What do you want? Sino yung batang yumakap sa binti mo kahapon? Kinakabahang tanong ko. Nakita ko pa ang paglunok nito. Why do you want to know? Kalmadong tanong nito. Ang kabang nararamdaman ko ay napalitan ng inis. Di niya sinasagot ang tanong ko bagkos sinasagot niya nito ng isa pang tanong. Because I want to know, I deserve to know. Iritang sagot ko. Kumunot ang noon itong nakatingin sa akin. What do you want to know? Natayo ako sa sobrang galit. Who is he? Galit pang tanong ko. He is Adrian, Angelina's twin, and yes, he is your son. Are you happy? Nahihirapang sigaw niya. Natulala ako sa sinabi niya. Napatakip ang kamay sa bibig ko. Tila nahirapan akong huminga. Anong sinabi mo? Utal na tanong ko. Umiling tong umiiyak habang nakatingin sa akin. Yumuko ito at umupo. He is Adrian, Angela's twin, and yes, he is your son. Are you happy? Nagpaulit-ulit to sa isipan ko. Lumuluha ako habang nakangiti. Ngayon, nauunawaan ko na kung bakit ganun lang ang kabako na makita ko siyang nakayakap sa binti ni Heisley. Kung bakit ganun lang ang hawig naming dalawa. Ganon-ganon ang itsura ko nung bata pa ako. Tayong mata lang na iba dahil nga kay Heisley niya ito nakuha. Biglang bumukas ang pinto pero hindi ko ito pinansin. Andito na kami. Biglang nagsalita si Tadeus. Agad ako napalingon dito. Kung nung una wala akong balak tingnan to pero na magsalita siya, may kung ano nagsasabi sa aking lumingon. Buti na lang sinunod kong gustong ng katawan ko. Titig na titig ako sa batang nasa harapan ko ngayon. Karga to ni Tadeus pero parang di ko siya nakikita. Tanging sa bata lang nakatoon ang tingin ko. Nagsalubong ang kilin itong inosenteng nakatingin sa akin. Nginitian ko siya at di ko napigil ang mapaluha nang gantihan ako ng ngiti nito. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Lumingon ako kay Tadeus nang bigla siyang yakapin ang anak ko. Salubong ang kilin na nakatingin sa akin bago lumingon kay Heisley. Di ko alam kung anong sinabi o isinenya sa kanya ni Heisley pero binigay niya sa akin ang anak ko. Mabilis at maingat ko itong kinarga. Pakiramdam ko isa tong kayamanan na pag hindi ko hinawakan nang maayos ay mababasag to. Nang makarga ko ito ay niyakap ko ito ng mahigpit. Umiyak to kaya mabilis ko itong inalo pero hindi to tumahimik. Humimalay ako sa yakap ko sa kanya tinitigan sa mga mata. Tumigil to sa iyak. Tinitigan din ako sa mga mata. Inawakan niya magkabilang pisngi ko. Papa? Agad ako napaiyak na marinig kong tinawag niya ang pangalan ko. Muli ko siyang niyakap na mahigpit. Malakas na humagulhol. Sobrang sarap sa pakiramdam na tinawag ako ng anak ko. Tinawag niya akong papa. Alam niyang papa niya ako. Dada! Bigla maling nagsalita kaya't nilingon ko siya.
yakap ko ito. Pirit niyang iniaabot si Tadeus. Masakit sa puso kung mas gusto ng anak ko na sumama sa ibang tao. Ako ang tatay niya pero wala akong magagawa. Kasalanan ko naman to. Kailan kong tanggapin na iba ang mas gustong samahan ng anak ko? Mahinahan kong binigay muna kay Tadeus ang anak ko. Mabilis na yumakap sa akin si Adrian. Kumirot ang puso ko. Sobrang sakit sa puso ko. Nasa ibang bisig ang asawa ko. Lalong-lalo ng anak ko. Pwede mo bang sabihin sa akin ang totoong nangyari noong gabing iyon? Tanong ko. Nakatingin lang sa akin si Heisley. Na may galit sa mga mata. I am begging, Heisley. Lumuhod pa ako matapos ko itong sabihin. Lalabas lang kami ni Adrian. Where do you wanna go? Do you want to eat ice cream? Narinig kong salita ni Tadeus. Hanggang sa makalabas na ito ng kwartong yon. Stand up. Malamig na tura ni Heisley. Nakayuko akong tumayo. Hindi ko magawang tumingin sa kanya. Nahiya ako na wala ako sa tabi niya nang ipanganak niya ang anak namin. Anong gusto mong malaman? Muling cold na tanong nito. Ano ang nangyari ng gabing yon? Tumango ito at tinitigan ako. Naging tahimik ako ng ilang minuto bago muling magsalita. Bawat sabihin nito hindi ako makapaniwala. Nainis ako sa sarili ko. Nagagalit ako ng gusto kay Jade. Naguguluhan at nasasaktan ako nang dumating sa punto na kinakwento na niya kung paano siya nahulog sa hagdan at nang pilit pa niyang pagtayo at lalo ng pagtulak sa kanya ni Jade. Paano sinabi sa akin ni Jade na wala siya sa buhay simula nang umalis ako para sa out of town? Naguguluhang tanong ko. Napakasinungaling niya. Mahinang pagsigaw pa nito. Tumango ito at tuminga ng malalim. Makakaalis ka na. Magsasalita pa sana ako nang muling pumasok si Tadeus habang hawak-hawak ang kamay ng anak kong naglalakad. Tatawagin ko sana siya para matingnan ako pero dinaanan niya na ako. Parang di niya ako nakita. Drink your medicine. Ang pagbala kong lumabas na tigil. Lumingon ako kila Heisley. Nakita ko ang pag-abot ni Tadeus ng isang tableta kay Heisley. Hindi pamilyar sa akin ang gamot. Bilog ito at mataba. Para saan yan? Tanong ko. Sabay tinignan ako nilang tatlo. Innocenting nakatingin sa akin ng anak ko habang sila Heisley ay sa lubong kilay. Get out of here, Asher. Utos ni Tadeus. Umiling ako. Para saan ka kung gamot na yan? Umastang lalapit ako nang biglang magsalita si Heisley. You don't care anymore, Asher. Get out here bago pa ako tumawag ng guard. Napayoko ako habang hindi maintindihan ang nangyayari. Pakiramdam ko may hindi ako nalalaman na kailangan kong malaman. Mabilis ako nakasakay ng elevator at nakalabas ng building nila. Dumiretso agad ako sa parking lot. Nang makasakay ako ng sasakyan ko, mabilis na akong pinaandar pa uwi ng bahay. Gusto ko man harapin si Jade, tila masyadong galit ang kalooban ko sa kanya. Gusto kong magpalamig muna ng ulo bago ko siya harapin dahil baka kahit may pulis sa paligid ko ay mapatay ko siya.